luto tayo ng pesto, pero ang gagamitin natin ay fresh na dahon ng basil. Hindi ito kagaya nung nakasanayan na pinapatuyo muna. Wala namang ano eh, wala namang nagsasabi na dapat pinatuyo lang, di ba? So, ang gagawin natin, i-cut natin, no? Siguro mga 2 inches o mahigit. Para nang sa ganun ay ayan. Tatlo ang purpose natin dito, ano? Shooting 3 birds with 1 stone. Kasi una, magluluto tayo ng basil. Pangalawa, yung ganung pamamaraan ng pag-cut, no? Magiging daan 'yon para maging bushy yung basil, lumabong siya, no? Magkakaroon niya ng mga sanga-sanga dito. 'Yun yung pangalawa. Pangatlo, pag tinanggal natin itong mga 'to, yan. Okay? Mga dahon. Ito yung iluluto natin para sa pesto. No? Tapos, yung matitira dito. Yung matitira. Siguro mag-iwan lang tayo ng mga ano, ilang piraso ng dahon. Okay. Ilang piraso ng dahon. Pwede na siguro 'to. No? Yan. Tsaka kunin natin 'to, sayang. Yan. Okay. Ibabad natin ito sa tubig siguro approximately 2 linggo para magkaroon siya ng ugat at pwede ulit itanim lang. So ito yung isa sa mga purposes natin, ano, maliban dun sa pagluluto ng pesto at pagpapayabong nung halaman ay yung pagpaparami, syempre. Yan. So, antay lang tayo ng mga 2 linggo siguro dyan. Ganun yung muna, press. Ah. Ay, mag-ano ka? Vlog. Vlogger. Ay, hindi ko lang alam. Ilalagay na natin ngayon yung Century Tuna na
flakes in oil para healthy, diba? At syempre haluin natin ito. Ayan. Luto natin na maayos. Siyempre, napaka-importante din ano na dapat hindi masyadong malakas yung apoy. At ilagay na natin ang pasta. Ayan, okay na. Okay. Sarap! Ito na. Handa na ang ating masarap na pesto gamit ang fresh basil.